Ang bike nyo ba ay naka V-brake o rim brake pero gusto nyo i-upgrade sa disc brake pero kagaya ko ay low budget lang kayo? Ano ko yung pwedeng mapagpipilian ngayon na swak sa budget pero okay naman para sa inyo yung video ito? So ngayon guys ay i-feature ko sa vlog na ito ang Ragusa R200. Pero bago ang lahat, please subscribe to my channel. Pwede na kayong mag-comment, share ang video ito, at mag-like. Maraming salamat mga kaasus. Salamat sa ating 473 na subscribers. Thank you po. So, gagaya ng sinabi ko, Ragusa R200 yung i-feature natin sa ngayon. O kagaya ng ilan sa inyo, yung bike ko ay naka-V-brake pa. Ayan. Shimano component naman, pero gusto kong i-upgrade sa disc brake. Ito yung likod niya. Kaso, low budget nga lang. Kaya naghanap ako ngayon sa online kung ano bang pwedeng option para maging mapurso ko yung aking upgrade na from disc brake o from V-brake to disc brake. Ayan. So, nakita ko itong Ragusa R200. So, ito siya. Gaya na nakikita ninyo mga kaibigan sa aking bike. Naikabit ko na yung kanyang caliper. Yan yung caliper niya sa front. Ayan o. Hope makikita ninyo. Malabo sa camera. Ayan o. Ragusa R200. Kaso wala pa siyang brake cable. Yung caliper pa lang yung naikabit ko. Kasi yung cable ko ay parating pa. No? Hindi pa nakarating sa akin. On the way pa lang. So, okay naman yung material niya, alloy, magaan lang. Pero okay naman yung itsura niya ng caliper. Ito yung likod. Ayan. Kaso yung ano ko, yung bike ko ay wala siyang provision para sa disc brake. Kaya bumili ako ng tinatawag na disc brake adapter. Ito yung disc brake adapter. Para may kabit ko dyan yung rear caliper ng Ragusa R200. So ito siya mga kaibigan. No? Ito yung box niya. Yan, Ragusa disc brake R200. Dito yung Ragusa. Ayan. At yung kagandahan dito sa product na ito, pagkabili mo ng caliper, sa box, meron na siyang kasamang rotors. Yung ordinary rotors lang, pero okay naman. Ayan o, dalawa na. Pangharap at panglikod. Ayan. Yung front pala na caliper, yung bagay sa kanya ay 180mm na rotors. Na rotor. Yung likod naman ay 160 mm na rotor. Pero yung pinadala nila para yung 160. Pero okay naman. Pwede rin tayo magpalit ng 180mm kung may budget na tayo. So, okay na okay yung upgrade na ito. May kasama pang taillight na nilagay sa box. At magkano ba yung price nito? Nabili ko lamang ito ng 500 pesos. Kasama yung shipping fee nasa 550 something no? Kasi na-applyan ko siya ng voucher. So pwede rin nyo rin i-consider yung Ragusa R200 kung gusto nyo bumili nito, kung gusto nyo i-upgrade yung bike ninyo na V-brake o rim brake pero low budget pa kayo. Pwede nyo subukan yung Ragusa R200. May caliper na front at rear at meron ng kasamang dalawang rotors. Okay. Pero yung mga rotors na kasama, hindi ko pa rin magagamit to. Kasi nga yung mga rotors na ito ay 6 volt na type ng rotors. Pero yung bike ko hindi 6 volt type, center lock type na mga rotors. Kaya kagaya ng makita nyo kanina sa video,
nabilan ko na siya ng center lock na rotors. Ano ba ang center lock na rotors? So ito naman yung itsura ng center lock na rotors. Di katulad ng 6 volt type na rotor. Marami rin kayong video sa YouTube na mapapanood tungkol dito. Pero explain ko lang sandali. Kung alam nyo na to, okay lang. Just for the sake sa mga hindi pa nakakalam. Yung rotors na 6 volt ay merong butas dito na 6. Dito pinapasok yung mga bolt. 6 lahat yan. Para ikabit doon direkta sa ating mga hubs. Kaya tinawag na 6 volt type na rotors. Pero yung sa akin kasi, hindi ganito, hindi 6 volt. Ang type ng aking hubs, depende kasi sa hubs yan eh. Kung hubs ninyo is 6 volt provision na rotors, pwede yon. Pero yung sa hub ko, ay hindi siya, wala siyang provision para sa 6 volt. Meron namang ginagawa ng iba, binibilan nila ng adapter for 6 volt. Pero meron ding direct rotor na siya, center lock. So ito yung itsura ng center lock rotors na rotor. Yan, Shimano din yan. Marami din ito online. So hindi katulad ng ng 6 volt type. Ito naka-rivet na siya. Hindi bolt. Hindi ito bolt. Parang naka-rivet na siya dito. So hindi mo matatanggal ito. Pag tinanggal mo to, masisira na ito. Masisira na yung parts niya. So ito lamang yung pinapasok doon sa ating, ito yung area na to, yung pinapasok sa ating hubs, no? Yan. So ipipresent ko sa inyo, no? So ito yung aking nalak pa talaga dito. Binaklas ko pa. So ito. Ayan. So ito yung pang center lock talaga. Ganitong mga hubs. Ayan. Pero siyang provision for center lock. So ito, pinapasok lang dito. Pinapasok lang siya. Hanapin natin yung tugma. Ayan. Tapos, kaya tinatawag na center lock kasi meron siyang lock sa sentro. Nilock lang ito. Kaya lock natin. Lock na siya. Meron itong panghigpit sa part tool. Meron silang in-explain doon na tools, no? Part tool na channel. Meron silang in-explain doon na pang higpit, tools na pang pahigpit sa lock ng center lock na rotors at hubs. Okay. Parang ganyan. So, dito na kakapit yung caliper. Eh, yun lang, no? So, kaya sinabi ko, hindi ko magagamit yung dalawang rotors. Ragusa R200. So, ano kung gagawin ko dito? Ano kaya ang gagawin ko dito? Benta ko na lang siguro to. Anyway, yan pong may recommend ko sa inyo kung kaya nyong o kung gusto nyong i-upgrade yung mga bike from V-brake to disc brake. Pero no budget lang kayo. So, pwede nyong i-consider itong Ragusa R200. Sana may natutunan kayo sa video na ito. At maraming salamat po sa pagsubaybay. Please subscribe to my channel. At pwede nyo ring i-share. Maraming salamat po. Kita-kits ulit muli sa susunod na video. Maraming salamat.